Welcome sa bagong vlog namin. Yun mga ka-idol, sa video na to may bago na naman kayong kalaman na matututunan. Kaya huwag na po natin patagalin. Ito yung malagang bagay na dapat nyong malaman, yung depensa ng saksak kapag sinaksakan ng patalim ng kalaban. At yung pag-disarma ng patalim o pag-agaw ng patalim galing sa kamay ng kalaban. Sa ganitong posisyon, pagsaksak ng kalaban, saksak! Yan! Kung titingnan mo mga ka-idol, o kung titingnan nyo, delikado po siya. Kasi nga baka yung kutsilyo o yung patalin, dumiretso yun sa tiyan ko. Pero kita nyo naman, hindi naman siya dumiretso, so safety po siya. Hindi po kailangan na maganda yung pagkaka-perform mo ng technique. Hindi ako situation. Ang mahalaga po doon is madepensa mo yung sarili mo. Kasi nga yung pagdepensa ng patalim o yung pagpangga ng mga saksak galing sa kamay ng kalaban, timbang buhay po yung mga kaidol. Again, bitin po namin. Yan, pagsaksak! Yan. Safety po siya mga kaidol. Kailangan mo lang yung isang kamay mo, support mo to. Dapat with speed dyan. Mabilis yung pakakuha mo ng kamay niya. Kasi yung isang kamay niya, libre yon. Huwag mo nang huntayin na suntukin ganyan. Hawakan mo to, yan. Pag hawak mo na ganyan, pwede mong balihin to. Yan. Balihin yan. Pag nabali mo to, madali mo lang makukuha yung patalim. Daming galing sa kamay niya. Yan. Kasi nga, bali na eh. Again. Pagsak na nga lang saksak. Yan. Delikado siya. Kung titingnan mo. Pero, hindi naman sa dumiretso. So, good po siya. Safety po siya na depensa. Yun naman saksak na galing dito, sa itaas, saksak, yan. Delikado po siya na klase ng sistema ng galawan. Yan. Pero hindi naman siya dumiretso, safety po siya mga ka-idol. Hindi po siya delikado. Huwag mo nang hintayin uli na sumuntok yan. Kung mabilis ka, yun, madali mo makukuha yung kamay na yan. Kunin yung patalim. Yan. So yun lang po mga ka-idol. Thank you for watching.